Good day, everyone. Our topic for today is about the introduction to environmental science. For today's instructor, this is Raylan Liboy Gonzalez Quebral for the subject of EM 100. So, nature. Meron tayong isang kasabihan dito na in every deliberation, we must consider our impact on the next 7 generations. So, ano ba ibig sabihin nito? Yung nature daw. So, bawat desisyon natin sa ating buhay o kailangan daw nating i-consider kung ano ba yung magiging impact ng ating ginagawa for the next 7 generations. In this example, tayo nagpursigi na matapos yung ating pag-aaral, hindi tayo nagkaroon ng contribution. Sana, kung nakagraduate man tayo, makatulong tayo sa ating society, lalong-lalo na sa pagpapakain ng ating sunod na generation. So, yun lagi ang ating isipin. Ano ba yung ating dapat gawin yun at sa mga susunod na generation. So sabi dito, 7 generations. Sa ating pag-uusapan, ito yung tatlong topic natin under sa introduction ng environmental science. Number one, what is environmental science? Ano ba yung pinagkaiba niya sa environmental ethics? At syempre, yung pangatlo, ano ba yung major environmental problems? So simulan natin, ano ba yung environmental science? So ang environmental science ay isang study ng interaction ng tao at ang natural environment. Ano ba yung environment? It includes all conditions that surround living organism. So, ibig sabihin, pag sinabing environment, lahat ng kondisyon, lahat ng nakikita nyo sa paligid na may kaugnayan sa living organisms. So ano-ano yun? Yung ating conditions, the climate, the air and water quality, the soil and landforms, and the presence of other living organisms. So, ibig sabihin, kapag walang living organism, hindi mo masasabi na yan ay isang environment. Sinasabi lang na environment ang isang lugar kung lahat ng kondisyon na nakikita nyo sa paligid ay konektado sa isang nabubuhay na organismo. So, ito pa, isang linya na dapat nating maintindihan na ang environmental science ay interdisciplinary. So, ano ibig sabihin ng interdisciplinary? Sabi nating interdisciplinary lahat may konsepto o ideya sa iba't ibang fields ng study. So, ibig sabihin, environmental science daw ay may mga kaugnay na mga studies. So, halos lahat ng field of study na may kaugnayan sa non-living things at living things na yung nakikita ay kaugnay ng environmental science. So ano-ano yan? Ayon dito sa ating source sa Principles of Environmental Science, sa picture na to ay makikita natin yung environmental science sa gitna. So nahati siya sa tatlo, yung nature, technology, at syempre yung kultura, culture. So, ilan lang to sa mga example natin sa environmental science, yung nature. Ang sangay niyan is ecology and forestry. Yung ating kagubatan, pag-aaral sa kagubatan. Kaugnay din niya ng geology. Yung engineering, yung chemistry, yung physics, under yan sa technology.
And then yung culture. So, kasama dyan yung religion, sociology, political science, mathematics. So, paano natin nasabi na maraming kaugnayan yung mga nabanggit natin na mga studies? So, example natin, sa economics. A community decides to use coal for electricity as it is the cheapest source available. So, ibig sabihin, dito sa economics, masasabi natin connected siya sa example na ginagamit natin yung coal bilang source ng electricity. Dahil ito yung pinakamurang source na available. So, that is economics. Paano naman, sir, kapag sa geology? So, yung example dito ay yung coal daw must be mined under the soil. So, connected pa rin yan sa environmental science kasi pinag-aaralan yan yung koneksyon ng lupa. Alam naman natin, ang lupa is connected to the living organism. So, environmental science pa rin yun. Nasasabing part din ng environmental science ang engineering kasi yung coal ay kinakailangan ng roads and rail. So, it requires engineering. The transport of coal to the population center by road or rail. Siyempre, konektadong-konektado sa environmental science ang chemistry. Dahil, pag nasunog ang coal sa power plant, magkakaroon ng air pollution. At yung iba, pollution na yun ay nako-convert sa acid sa ating atmosphere, that is chemistry. Meteorology falls as acid rain somewhere downwind. Ecology, syempre yung acid stress the plant by affecting their nutrient absorption. Sa politics, talagang connected siya sa environmental science dahil meron tayong mga environmental laws. Mga batas tungkol sa environment na kinakailangan nating ipagpatupad. So, ano ba yung kaugnayan ng agriculture sa environmental science? Agriculture is relative to environmental science. While negative impacts are serious and can include pollution and degradation of soil, water, and air, agriculture can also positively impact the environment. For instance, by trapping greenhouse gases within crops and soils or mitigating flood risk through the adaptation of certain farming practices. So, sinasabi dito, ang agriculture daw ay mayroong negative impact talaga sa ating environment, lalong-lalo na yung sa paggagamit natin ng mga chemicals. So, that is a serious impact to our environment. Actually, mataas yung porsyento ng pollution na nanggagaling sa agriculture. Pero dahil ang agriculture daw ay mayroong iba't ibang sangay din, katulad ng organic agriculture, na hindi gumagamit ng chemicals, ay meron din siyang positive impact sa environment. So, depende sa klase ng technology sa agriculture yung pwedeng makatulong sa ating environment. Ano ba yung environmental ethics? So, sinasabi dito na yung environmental ethics is the discipline that studies the moral relationship of human beings to the environment. Meron tayong two main categories ng environmental ethics. Ito yung anthropocentrism, which literally means human-centered. So, ito yung ethics protects and promotes human interests or well-being at the expense of all other factors. Often, places an emphasis on short-term benefits while disregarding long-term consequences. While ecocentrism believe that nature deserves to exist for its own sake, regardless of degree of usefulness to humans. The preservation of ecosystems or other living things takes priority over human needs. So, sinasabi dito na yung anthropocentrism ay nakabase sa human interest. So, kahit anong expense ng other factor, basta itong anthropocentrism, pinopromote nito yung human interest. Pag sinabi natin ecocentrism, ito naman yung ang nature ay deserving na mag-exist kahit pa walang human intervention. So, dumako tayo sa pangatlo, yung major environmental problems.
So ito yung ating major environmental problems. Number one, yung pollution sa lupa, sa hangin, sa tubig. So halos lahat yung pollution ay nanggagaling sa human intervention. So number one yan. Pangalawa, yung soil degradation. Pangatlo, yung global warming, yung very common. Kalimitan ito sa mga factories, sa mga sinusunog natin, yung mga gases ay napupunta sa ating atmosphere. At syempre, yung pang-apat, yung overpopulation, yung pagdami ng tao. So, connected yan dun sa natural resource depletion. Syempre, pag dumami yung tao, marami dapat yung resources na kailangan na natin. Kaya, nababawasan yung ating resources dahil sa pagdami ng tao. At syempre, yung generating unsustainable waste. Yung mga hindi natin kailangan na basura, parami ng parami, na hindi na natin siya nai-recycle, hindi na natin siya maayos na ma-manage yung ating mga basura. So yun, sunod yung waste disposal. So connected din yan dun sa overpopulation. Siyempre, yung pagdami ng populasyon, dumarami yung ating basura. At siyempre, yung deforestation. So, issue din dito yung pagbawas ng ating forest reserves. Dahil sa dumarami rin yung tao, kailangan nating ng tirahan. Kasi syempre, bago tayo magtayo ng tirahan, kailangan nating alisin yung mga puno. So, yun talaga isa sa ating problem. Polar ice caps, loss of biodiversity, the climate change. The ocean acidification, yung pagiging acidic ng ocean natin dahil sa mga pollution. At syempre sa nitrogen cycle, connected dito yung sa agriculture, yung sobrang paglalagay ng chemical fertilizer natin. So nakaka-apekto yan. Yung sobrang nitrogen sa lupa. Nakakaroon tayo ng mga chemicals na napupunta sa hangin. So, ozone layer depletion, syempre yung acid rain. So, ito pa, water pollution, yung overfishing, ito yung, syempre, dumarami yung populasyon ng tao. Kailangan natin ng maraming supply ng pagkain. Urban sprawl, public health issues connected na to sa pollution, at syempre yung genetic engineering. So, thank you. Sana meron kayo natutunan sa ating discussion about the introduction to environmental science. So, konting recap. Ang environmental science ay interdisciplinary. So, ibig sabihin ng interdisciplinary, maraming sangay ang environmental science. Basta mayroong connection sa living organisms. Yung environmental ethics, yung moral relationship ng tao sa ating environment. At syempre, yung ating major environmental problems. So, sa ngayon, that is just an introduction. So, thank you again. And good day.